biyahe kami, may pupuntahan lang kami, mabilis. Ganito guys ang lugar namin dito. Wait, what's up? What's fast? Summer here? No, udah kami ngayon. So, nandito kami sa Goodwill. Nandito kami sa Goodwill or Ukay and may nakita akong shoes. Ito guys ay J. Crew. J. Crew is ano siya? Magandang brand ng shoes. So maganda itong pambenta. Na pink pang Barbie. Ah, diba? Pang Barbie siya. Ito pa, another pang Barbie. Pwede rin. So, ito mga nasa kusina. Mga chef cook. Medyo mataas yung price nila, $6.99. May nahanap ako guys, Sorel. Ito napakamahal nito guys, ayan. Yung Sorel brand ng shoes, ito. And super, ano pa siya, kasi guys mayamang lugar to, hindi to lugar namin. Nagpunta kami sa 1 hour away from us. Ayan o, Sorel, mahal to guys. So, bigay ko to kay daddy. So far, magaganda yung napili ko. Pangbenta. Dito yata ako tumigil. Okay. Guys, may Ugg boots. Sobrang mahal nito kahit na para siyang mukhang ano na. Mahal pa rin to. Another Ugg boots. Ang Ugg boots kahit yan ay ano na. Yan ay talagang mahal pa rin. Kahit na yan ay mukha ng basahan. Kunin natin. Mahalin ng agbo. Nagpagawa si mami ng fried rice. Sinangag na. Sinangag. Ano yan? May garlic, onion, may konting toyo, may kaunting dito, itlog, manok. Lang. Kaunti lang daw. Dahil hindi pa sigurado ititikman pa. Okay. Titikman muna. Kaya kaunti lang. Tama na. Masarap nito yung may sardinas. Tama na. Aray, tama na. Ayan. Yung binili namin kahapon sa Dollar General. Ano yun? Sa dollar store itong beans kasi magagawa ng experiment ulit yung mga bata. Papatubo ulit. Ito na yung mais nila na pinatubo. So ngayon, yun naman. And then, ano pang binin na? Yun lang. Masarap? Ha? Ayos. Pasado. Kahit na hindi baho yung kanin, ilan ako na lang. Pinalamig ko niyang pagkasain. Babay pa ako. So ito guys, yung ating napamili sa Goodwill. Ito pa actually tatlo siyang, hold on. Tatlo siyang bag na malalaki. So let's do our haul. Ganito kami, ang tagal namin nagbebenta. Siguro may 10 years na. Ganito kami humanap ng mga produkto na pambenta isa Goodwill or Ukay-Ukay kasi marami dito sa Amerika ng mga tao na hinanila gusto ng mga gamit, itatapon na lang nila or idodonate sa like ganito. Like sa Goodwill, ito yung Ukay-Ukay dito sa Amerika. Anywhere. So para siyang Dansko pero para ding Crocs, kung familiar kayo sa Dansko. Yung Dansko is popular na mga ginagamit ng mga chefs or cooks sa restaurant business. Sometimes mga nurse din gumagamit din. So, kasi comfortable siya. $6.49. Ayan. Half off ang red tag. So, ito ay $3. Then, also, we have ito rin. Especially ngayon. So, ang mga binibenta namin is kung ano yung na-season. So, nung summer, mga pang-summer, sandal, sapatos na pang-summer.
or mga sleeveless na damit, kung ano man, pang summer. So ngayon, palamig na, especially fall na, and mag-winter na. So ngayon, naghahanap na kami ng pang-winter na. And isa to sa aming nakita. Ito ay Sporto. So hindi ko alam kung magkano siya, pero kung ako ay bibili, ito ay kung size ko to akin to, guys. So ito ang boots ay $6.99. So hindi siya, wala siyang discount kasi blue tag siya, hindi red. Pero napakaganda pa ng kanyang, you know, kalagayan. So for $6.99 or $7 na puhunan, pwede mo siyang mabenta ng $30 or $25. Hindi ko alam kung magkano lakaran, pero mukhang maganda itong isa na to. Okay? And especially ngayon, pag-ulan. So, ito yung mga mabibis mga benta. And also, maganda siya yung quality pa niya. Parang in really good condition. Popular ang Sorel, especially for winter boots. And ito, guys, ay Sorel. Tingnan nyo naman. Yung iba, hindi namin kinuha kasi yung hindi na masyado maganda yung quality. Pero tingnan nyo, guys. Look at that. Ayan. Ito ay $12.99. So, parang pumapatak siya $500. Mga $650. And brand new siya actually. Ito guys. So very ano siya sa mga boots. Mga winter boots. Magandang quality ito. So, ito. So, $12.99 ang puhunan. Pwede siyang maibenta hanggang mga $70. So, ganun. So, ganun natin na i-flip yung mga nakukuha natin. I think isang tao lang talaga may-ari nito. So, ito yon, another Sorel. And this one, iba-iba yung price na. Kasi sa Goodwill, parang tinataghap lang na. Siyempre, isa-search din nila. Ah, makano mo, mukhang ano pa to, ah. Mukhang maganda to. Ganon, iba-iba yung price. Ito, $12.99 din pala to. Ayan. So, brand new siya, pero wala na siyang tag. And ang Sorel, I think wala siyang fake na Sorel. Na lalagyan din nila ng Sorel, tapos fake pala. So, hindi. Ano siya? Talagang brand new pa. Ayan, oh. Tinanggal lang ang tag. Siguro sinukat. Ay, hindi ko tight. So, ganito, guys. So, leather siya, guys. So, the same. Pwede siyang mabenta up to $70. Or $50 to $70. Merrell is a good brand. Medyo madumi siya kasi gamit na to. Hindi to brand new. This is used, but it's still in good condition. Lalabhan lang. And then, ano siya? Vibram. Pang ano naman to, trail shoes. Mag-hiking, pwede rin siyang pang snow kasi o yung kanyang spikes. So, especially this season, maraming nag-hike. Vibram yung kanyang sole itong lalim. Okay, so yun. And Merrell is a good brand. So, ito naman, Magellan Outdoor. Pinasukat ko to kay Kuya, pero hindi siya kasha. It's tight, right, Kuya? But we got it anyway. And pwede siyang maibenta rin. Magellan. Hindi ko na alam kung magkano yung price niya. Isa-search pa namin. Eksakto yung size, yung model, and yeah, ano to? $7.79. Kaya lang siya ay 50% off. So, parang $3.50 na lang siya. So, murang-mura na to. Parang wala pang $200. And Magellan Outdoor siya. Ang maganda yung brand na yun. Minin, ano to? Mini Tonka brand. Noon, nakakabenta ako ng mga pambabae na Mini Tonka. Pero hindi ako familiar masyado. This is $8.99. And size 8 siya. Pero mukhang malaki siya. Kasi pang winter siya. Yes. Uy, mukhang brand na pa siya, guys. Mukhang brand na siya. Siguro ito, isa rin yung may-ari. Kaya lang siguro ito yung sa asawa naman. Siguro mag-asawa. Ayan. Malinis yung loob. And Minitong, guys. If you're familiar. Ito, guys. Ugg boots ay super mahal nito. Pangit siya. Hindi siya yung talagang hindi siya ganun kagandang tingnan. And kahit siya ay ganyan na, na parang sobrang gamit na, mabibenta pa rin ito kasi nung pangalan niyang Ugg. Kasi guys, ang Ugg boots, ayun ako makapasin nyo. Siguro sabi, ba't mo pakinuha yun o sira-sira na, may hindi perfect condition, medyo may ano yung condition. Ay, hindi to 50% off. Kasi guys, ang Ugg boots, ay hindi siya dun sa yung forma ang tinitingnan. Though, cute din siya and saka meron siyang sariling identity na, oh, pag naka-Ugg boots ka, parang
magandang klaseng boots yun. Pero to guys, ay mainit talaga sa paa. Pag nasa New York ka, kalimitan nakikita ko mga naka-ag talagang ag boots talaga yung preferred nila. Dahil ang ag boots ay mainit siya talaga sa paa. Talagang kung taga sobrang malamig kayong lugar, talagang kailangan nyo ng mga ganito na panglamig. Kasi talagang mainit siya. Hindi ko alam kung ano ba ito, ships, ano? Lamb, hindi ko alam. So, mainit siya. And then, ito ay suede leather siya talaga. So, sa ganitong kalagayan, kung makikita, parang pangit naman yan. Ano ba yan? Ito guys, ay papalo pa ito ng 50 to 60. So, akala nila mukhang ganitong ano. And 849 siya, ha? Kasi alam nila na medyo magandang quality. So, may namahalan nila yung price. Pero to abot pa to ng 40, 50, ganyan. Or more. And is Columbia. So, Columbia is maganda rin siyang brand ng sapatos. Especially mga rubber shoes na ganito. Mga trail shoes, sport shoes. Ayan. Ito naman, aba, minahalan. Columbia na sapatos is $15.99. Ayan. So, maganda pa siya. $15.99, mga wala pang 1,000 piso. Oh, hindi. 800 pesos. Basta wala pa 1,000. And Colombia siya. Maganda siya, oh. EU, parang European size. 39, hindi ko alam kung size 8 siguro to. So, ito guys, yung sinasabi kong dance ko. Ayan. Ito ay kalimitan na, ayan. Ito ay ginagamit ng mga chefs, cooks, restaurant, mga nasa kitchen. Ayan. Hindi lang yun. Minsan nakikita na ako ng mga nurses na gamit ito. Kasi for some reason, parang mabigat siya, no? Pero for some reason, very, ano siya. Ewan ko ba't kalimitan. Yun talaga yung nakikita kong ginagamit ito. And mahal din to guys. So, to puhunan na $6.99. Tumaas na kasi yung mga presyo ng mga sapatos ng ukay-ukay. Pero actually, mura pa yun, ha? Parang puhunan na 6, magkano to? 350 pesos or 400 pesos. Mabibenta mo to ng siguro $30 to $40. So, ngayon. Meron ulit tayo another Columbia. Ito maganda rin to kasi pwede siyang pang winter, pang trailing boots, ano pa ba? Pang ulan, pang work. Ayan. Pero kalimitan, ano to? Pwede tong pang winter boots. Ayan. At tingnan nyo yung kanyang, ano dito sa ilalim. Very, ano siya talaga. Hindi ka madudulas. Diba? And Columbia is a good brand for winter boots or any, ano, sapatos. So, eto guys. Eto naman, magkano ito? Ay, eto, eto. $20.99. Medyo may nahalan tayo. $20.99. So, parang 1,200 pesos ang puhunan. Pero ito guys, magbibenta mo to ng $70-$80. So, diba? So, pwede na. Pwede na rin. Hindi ko alam kung magkano to exactly. Another Sorel. Kita mo naman. Wow. Okay. So, yan. Sorel siya. Isa lang talaga siguro ang may-ari nito. Sorel. So, maganda tong ito naman rubber shoes na Sorel. Pero tingnan nyo naman, no, parang kumbaga sa sasakyan siya ay Wrangler, parang Jeep, ganun. $4.99 lang nila inano kasi as rubber shoes, hindi yung parang winter. $4.99 ang puhunan, 250 pesos. Pwede mo siyang mabenta hanggang 3,000 piso. So yun guys, ang flip natin. Especially ngayong winter. Last but not the least na tayo is another Columbia shoes. Actually, mukhang ano to, parang minsan lang siya nasuot. Ito guys, super linis pa niya sa loob. Mukhang malinis yung tao na may-ari nitong mga sapatos na to. Kaya lang to ay $15. Pero Columbia, as I've said, is maganda siyang brand. Ayan. So, definitely pang hike, pang yeah, pwede rin pang winter or ano, sa snow kasi yung ano niya sa ilalim, yung mga spike niya. So, very nice pa siya.
magbenta mo rin siya $50-$60. So, 7 days kami magbenta ng mga nakukuha namin sa Ukay-Ukay. Okay guys, see you tomorrow and thank you guys for watching. So, yun lang yung haul natin for today. And